Ayun, so yun, kamusta po kayong lahat? And of course guys, kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, please hit that like and share button po. After nyo panoorin tong vid na to, kung ito po ay naging helpful sa inyo or natuwa man kayo dito sa vid na to. And of course po, pahit na rin po ng subscribe button and notification bell para always updated po kayo sa mga ilalabas pa nating mga vids and contents in the future. Ayan mga lods. Ngayon guys, ito na ang pinakaabangan ng lahat. Kasi may nakagawa na tayo ng sword mage, ng monk, ng fae guide, diba? Ng mga tutorial natin dyan. So ngayon naman guys, I will be showing you on how I build my assassin. Ayan, so gumawa pa po ako ng assassin dito sa A26. Ayan, shoutout muna tayo sa mga tropa natin dito, yung mga guilds na nandito. Yung pangalan ito, Hydra, okay, Hawks, tapos may Navy pa, and ano pa ba isa pang guild? Yun, yung A1. Yeah. Shoutout sa inyo lahat mga lords, sa mga guildmates natin dyan, sa mga kasama natin, okay? And by the way, guys, ayan, kaya ginawa ko to ng, kaya ang tagal ko gumawa ng assassin tutorial or tips or guide, kasi para sa akin ito yung pinakamahirap gawan ng tutorial. As in, kasi para sa akin ha, sa akin lang guys ha, ito yung pinakamahirap na character or na class na gamitin dito sa Talisman Online. Bakit? Okay, aside from being melee, diba? Kasi ang monk kasi guys, kahit na melee siya, sobrang kurat doon, sobrang tanky noon, and as well, may mga skills din siya na sobrang sakit din ang damage, makate. So, yung assassin kasi, ang hirap niyang i-build or laruin sa umpisa, sa early game. Kasi pang late game talaga ang assassin guys, para sa akin lang ha. Lalo na pag sa mga, sa mga Divine Battles, Cloud Arena, parang sa start pa lang kayo yung server nyo. Sobrang hirap talaga. Nagtry ako mag Divine Battle. Ilang beses ko natry yun. Ang hirap pumatay, lalo na pag hindi maganda yung gears mo. Kung walang plus yung set mo or hindi maganda yung setup mo sa Gem 3. Okay? So now guys, papakita ko sa inyo kung paano ako binuo yung aking assassin. And hindi pa naman to final build ko. Pero ito yung starting build ko and then going hanggang sa endgame build natin. Okay? So guys, ito okay, pakita natin. Punta tayo dito sa bag, dito sa ating equipments. So kung nakikita nyo guys, naka level 40 plus set tayo, okay? Tier 4 set tayo dito sa ating assassin. So lahat yan, in-upgrade ko na. And kung makikita nyo, di ba, ang pangit ng kasi medyo minamalas tayo guys, so mga basag yan, mga yan. Pero pumapalag naman kahit pa paano. So, yun ang isa ko tip sa inyo, guys. Okay? I-rush nyo agad yung set nyo kung assassin kayo. Kasi, kailangan nyo talaga ng stats. Yung stats talaga bubuhay sa inyo dito, sa assassin talaga. So, first off, mag-ipon kayo ng, diba, start kayo sa server or kahit yung mga casual gamers na talaga, or players natin. Ang ipunin nyo talaga, guys, yung set. Okay? Kung mag-start kayo ng server, level 40 set ang pag-ipunan nyo ng silver or ng diamonds, okay? Once na makuha nyo na yung, ma-unlock nyo na yung level 40 na set, yung tier 4 set, ayan, as much as possible, gold, and ang kunin nyo guys, depende sa build na gusto nyo. Kung gusto nyo po ay tank na assassin, okay, pwede nyo pong piliin na item or na stats. Mahila dito kasi ako, naka-agicrit ako guys eh. Pero kung gusto nyo po na medyo tanky na assassin, ang piliin nyo po is yung vitality. Alright? And then, kung gusto nyo naman ng damage, ayan, kagaya nito, agifit po yung aking belt. So, ito, pang tank talaga siya. Kung gusto nyo yung pure tank kayo, lahat ng stats na kunin nyo is agifit, okay? Kung gusto nyo naman po ng damage, ang kunin nyo naman po is agicritical, okay? So, depende yan kung saan nyo maglalaro yung playstyle nyo. Kung gusto nyo bang maging tank sa mga dungeon or tank sa mga siege, okay? Pamalit sa monk, pwede yung mag-agifit kayo. Or kung gusto nyo naman maging damage type, mag-agicrit kayo or kung gusto nyo po ng hybrid, pwede kayo mag-i-combine yung crit and vitality na stats, okay? And then, dito naman po sa ating weapon, I prefer dagger over yung isa sight. Kasi napansin ko kasi guys, yung dagger, yung SS, kasi kung makikita nyo guys, diba, kada weapon po. Okay, punta tayo dito. Kada weapon, iba-iba po kasi ng skills yan. So, napansin ko kasi dito sa dagger, meron siya kasi dito, kumbaga parang SS ba? Ultimate skill. So, ito po yung smite niya. So, tingnan nyo guys yung description na itong skill na to. Okay?
damage to 5 enemies in front of him. If this skill crits, okay, it will deal an additional 70% critical damage. Okay, so imagine kung 19k yan plus another 70% para damage. Imagine kung gaano kasakit yan. Ang kailangan mo lang talaga dito is pataasin mo yung crit ng iyong assassin para mag-trigger lagi yung effect na itong smite mo, okay? So, kung makikita nyo guys, inuna ko talaga i-max out yung smite. And then, ito pong critical rate. Okay, minax ko na din kasi kailangan ko ng critical rate for this to trigger on yung effect na ito. And nag-plus din po ako dito sa damage and dito po sa critical damage natin. Pero I would prioritize yung Poison Fury. And then, pag na-max ko na yung Poison Fury, tsaka naman ako mag-Poison Force. So, ganun lang po yung setup ko dito sa aking dagger. Alright, andito naman po sa ating sub-weapon. Ang ginagamit ko po as of now is ito pong pangalan na ito. Wait lang, ano ba? Pangalan na ito. Basta ito po, yung Dragon Ring pala. Ayun, nandun pala sa taas. So, Dragon Ring tsaka ito mong Guardian Flag yung aking gamit. Bakit? Okay guys, kung kayo po ay, sabi ko nga sa inyo, mahirap gumalaw pag assassin kasi either puguin kayo or feed, pagkain lang kayo sa mga range na characters like sa mga Sword Mage and Archer. And kung makipag 1v1 man kayo sa Monk guys, medyo delikado pa rin kayo kasi napakunat ng Monk, diba? So I would suggest talaga na ito ang kunin mo kasi pagka nadikitan ka or na-stun ka halimbawa and then lumapit sa'yo yung mga kalaban. So pwede mo silang i-stun and pwede kang lumayo or pwede mo rin naman itong gamitin as pang-initiate or setup sa bakbakan, diba? Kasi itong first skill niya po, itong Thunderbolt guys, para itong blink eh. So pag ginamit mo to para magbiblink ka dun sa kalaban. So combo yan. So pagka-blink mo, gamitin mo yung stun. Okay, and then nagbibigay rin kasi ito guys ng resistance. So kailangan mo ng resistance dito sa assassin kasi nga prone sa ano to eh, sa mga stun, parang freezing effect. So kailangan mo ng resistance para makontra mo yung mga CC na yan. Okay? And then may additional crit rate rin yan itong second skill niya, Burn Song. So pag trigger mo to kasi may damage to guys eh, hindi lang to stun. Hindi lang siya AoE stun. So pag nag-skill ka nito, may damage yan and then pag may plus tong Birdsong mo, okay? So, may additional crit rate yung bigay ng Dragon Roar. So, very, very good. Damage din siya and CC din siya, okay? Crowd control, okay. And then, ito namang isa natin sa weapon po ay ito pong Guardian Flag, okay? So, yung Guardian Flag naman, guys, yung binibigay niya po is crit resistance para iwas one-hit combo tayo. Okay? And then, meron din siyang ito, additional dodge rate, which is very, very good when it comes to PvP. Okay, wala tong kwenta sa PvE, pero sa PvP, maganda yung dodge rate na additional, okay? And then, yung illusion niya, which is very good din, kasi pag kinas mo to, okay, merong reduction na damage from players for 8 seconds. Imagine, 42% damage done by players manenegate. So, grabe, diba? Ang laking tulong na ito, pang survivability ng assassin mo. So, I would suggest na ganito ang kunin nyo, stun and ito pong survivability, itong Guardian Flag, okay? After that, tapos na tayo sa ating weapons and skills, punta naman po tayo dito sa ating gem tree. Ayan. And guys, kung makikita nyo sa aking gem tree, nakafocus po ako sa damage para sa aking red gems, okay? So, lahat po yan is strength gem. Okay, so agility yan kasi I prefer damage. Okay, over sa crit. Okay, so para pa nag-crit tayo, halimbawa, mataas yung base damage natin, and then if we crit, mataas din yung bibigay na critical damage niya. Pero depende yan sa inyo guys, ito naman pong build na to is para sa akin lang naman to, okay? And then dito naman sa ating yellow, kung makikita nyo yung yellow natin guys, diba? So yung mga gems ko dito is mostly po yan, or almost every gem dito sa yellow ko is dodge. For PvP purposes po yan. Hindi ko naman po kailangan ng ano, ng what you call this, ng physical defense dyan kasi I'm not going for or I'm not aiming for PvE sa mga dungeons kasi ang pwede naman po natin iparoon sa mga monk yun. So okay na yun, okay na sa kanila na yung magtatank doon sa mga dungeons. Pero kung gusto nyo naman po maging tank, sabi ko nga, depende naman sa playstyle nyo, pwede nyo naman po itong palitan ng ano ba yung gem na yun. Pwede nyo po siya palitan na itong gem na ito. Saan ba yan? Wait lang guys ha.
Eto, pwede niyo palitan ng iron, which is yung physical death, kung kayo po ay gusto niyo mag-tank sa dungeon, kung yun po yung gagawin yung role, okay? And then, aside from that, dito po sa green natin, naglagay po ako dito is vitality or HP. Diba? So, meron ako ditong dalawang recovery. Pero papalitan ko rin ito pag meron na po akong gem na vitality. So, gagawin ko dyan, all vitality, all dodge, tapos dito naman sa taas po, sa red, hybrid yan. Pwede ko nga luwan ng crit yan and pwede ko rin pong i-pure agito for damage. Okay? So, ano pa bang pwede natin pakita dito sa ating assassin? Okay? Yung Skyforge, alam nyo naman yan guys, upgrade nyo lang i-upgrade yan hanggang saan kaya nyo i-upgrade, basta may silver kayo. Alright? And then, siguro yun lang naman guys dito sa ating assassin. And sa ngayon, tinitimpla ko pa siya, tinitingnan ko pa talaga kung ano pang dapat kong gawin. Pero kahit pa paano naman guys, pumapalag tayo and we're on, nasa rank naman tayo kahit pa paano. So, okay lang yun, pumapalag naman tayo. And kung makikita nyo yung top 1 namin dito is assassin din, di ba? So, ayun mga lords, maraming salamat po sa panonood ng ating short tutorial for Assassin and hopefully may natutunan po kayo. And kung may natutunan po kayo guys, don't forget to subscribe na rin po talaga and share nyo na rin po sa mga tropa nyo. Malaking tulong na po talaga yan sa akin mga lords. Okay, so abangan nyo po ulit ang ating next vid. Maraming salamat po, this is Skad and peace out!